Maraming salamat sa courtesy. Kindly sit down. Ito na. Dahil nalimutan ko yung speech ko. Pare. Dahil unang-una, magandang tanghali sa inyo lahat. Hindi talaga masyado ako nagbabasa ng speech. Kasi gusto ko po from the heart. Tulad ni Pangulong Duterte. Sana naman po umiwas yung bagyo, no? At muntik na pong hindi natuloy itong ating launching. Tinawagan ko po si Vice Mayor Ninong. At buti naman, medyo kinaya naman po yung papunta rito. Unang-una, maraming salamat. Kasama ko ngayon rito si Secretary Michael Lloyd Dino, ang ating aking partner sa Malasakit Center. Siya po yung secretary natin at assistant sa Visayas. And of course, si Chairman Norman Fulgencio ng Philpos, maraming salamat. Ito, 2016, ito po yung sinamahan talaga si Pangulong Duterte. Sinamahan niya kami, kanila Mayor Lenlen. Maraming salamat, Mayor Lenlen Oreta. Of course, si Vice Mayor Ninong De La Cruz. Salamat sa mga tarpulin mo. Ninong, masyadong maliit yung mga tarpulin mo, hindi mabasa. Biro lang. Salamat, Nino. Totoo lang. Ayaw ko talagang tumakbo nung unang panahon. So, maraming tumulong, marami pong mga naniniwala. Hindi naman po sa akin talaga yon. Yung paniniwala ninyo sa liderato ni Pangulong Duterte. Maraming salamat. Kaya nga hirap na hirap ako nung nakarang eleksyon. Alam nyo po, ganito. Ang dami kong tarpulin dyan sa halos lahat ng kanto. Hindi naman po akin yon. Wala naman po ako sinabi sa kanila na lagyan nyo ako ng tarpulin. Kusang loob po nilang naglagay nun. Kaya sabi ko, nakikiusap ako sa kanila. Kahit dyan sa NLEX, nilagyan ako ng malaking billboard, hindi ko alam. Binabatikos nga nila ako. Halos lahat ng kanto, puro mga tarpulin. Hindi po akin yon. Hindi ko po alam kung sino ang naglagay nun. Kusang nilang nilagay yon. Kaya sabi ko, please lang, pakitanggal na lang ng mga billboard na yan. Dahil ako mismo, sawa na ako sa itsura ko. Kahit sa ang kanto nandiyan dyan. Hindi, alam ko namang hindi niyo ako malilimutan. Mamaya ikikwento ko sa inyo kung bakit. And of course, ang ating Congresswoman, Ma'am, Congresswoman Noel, sa mga Anwaray. May mga waray nandito? Walang Bisaya. Sino Bisaya dito? Gamay raasan mga Bisaya dali? Mga, Ma'am, mga Ilonggo. May mga Ilonggo rito? Wa? Mga kamag-anak ko yung Ilonggo. Anyway, ang ating mga konsehal, si Councilor Enzo. Wawala. Sinasabotahe yata ako ni Trillanes. Dito ba siya? Kanina natatabi. Biro lang po. Councilor Enzo Oreta, Councilor Prosepero Manyalak. Hirap pa naman i-mention Manyalak. May konsehal din kami. May kaibigan rin po ako. Ikaw si Councilor Manyalak, no? Kamag-anak mo to. Itong totoong Councilor Manyak. Itong totoo. Ikaw, bait na itsura mo eh. Ito mamaya si... hindi ko na kailangan ng introduction. Kilala niya naman po na si Ipe. Sino bang hindi nakapanood ng pelikula ni Ipe? At mga konsehal, mga kapitan, kung meron po kayong kabutihang nagawa sa isang syudad, di ba ina-adapt nyo, adapted son of a city, adapted son or of a province, si Philip Salvador po, pabalik-balik ito ng Davao dahil gusto niyang gawing pelikula yung buhay ni Pangulong Duterte. E ayaw ni Pangulo dahil sa Bisaya, hilasan, kinikilabutan siya. Pansinin niyo po, lahat ng mga proyekto ni Pangulo, mga bill, walang ano yan, walang may President Duterte. Ayaw niya. Sabi niya, tanggalin mo yung pangalan ko. Sa Boracay, nagpapasalamat, ayaw niya. Kami, nung kakapirma lang niya ng appointment namin, lahat ng secretary sa gabinete, walang honorable. Pansinin niyong mabuti. Walang nakalagay na honorable. It doesn't apply sa inyo, mama, sa mga elected official. Ayaw niya. Wala siyang nakalagay na His Excellency. Ayaw niya. Ako rin, natuto na rin po ako sa kanya. Tingnan niyo yung po opisina ko sa Senado. Diba, halos lahat on, honorable, senator, ganito. Yung akin, tinanggalan ko ng honorable. Ayaw lang namin. Bongo lang nilagay ko. Sa lahat ng sulat mula kay Pangulo, walang nakalagay na His Excellency. Pwera na lang po yung pinapadala sa kanya, yung mga diplomatic letters. Kinikilabutan po siya na
ilagay yung ganun. Kaya ayaw niyang gawing pelikula yung buhay niya. Thank you po. Ayaw niyang gawing pelikula yung buhay niya. Ito si Ipe, pabalik-balik po siya ng Davao. Pilit siya ng pilit. Sabi ni Mayor doon, Ipe, okay lang sa akin na maging kaibigan tayo, maging kumpare tayo, wag mo lang akong pilitin. 10 beses po siya sa Davao. Kaya sabi namin, Ipe, bigyan ka namin ng parangal, pero hindi official ha. Unofficially, adopted father siya ng Davao kasi po, nag-iwan siya ng 4 na anak sa Davao. Sa presinto ka na magpaliwanag. Sabi na lang ito. Kakapanganak nga lang, di ba? Sa Limso Hospital. Hindi, mabait ito si Ipe kahit na saan kami pumunta. Sinasamahan niya talaga ako. Pero kayo ha, 66 years old na po ito si Ipe. Pero sabi nila, kahit na may edad na si Ipe, may asim pa ito. Ay, salamat. Maganda. Totoo yan. Kahapon, pumunta kami ng Mandaluyong sa Nasunugan. Ang init ng panahon. Tanghali, init. Nandun kami sa entablado. Mainit, hindi katulad ngayon umuulan. Alam mo, nung sumakay kami sa sasakyan, napansin ko sa kanyang ilok, yung kilikili niya, medyo basa. Totoo talaga, ang asim. Ay, mabangho, kilikili ko. Wag mo kayo. Ano ba? Binili ako ng tawas to. Sabi niya, nilagay niya yung tawas. Sabi niya, effective. Pasalamatan ko muna yung mga konsehal. Councilor Sito Aquino, ang ating ABC President. Mga barangay captains, may mga barangay captains na rito. Kapitan, meron lang akong tanong sa inyo. Ha? Gusto nyo ba ma-extend yung termino ninyo? Ha? Lakas ng boses ni Kapitan. Oh. Di ba, hindi nyo naman po kasalanan na 2 taon lang yung natitira sa inyo. At gaya ng pangako namin noon, nung nakarang eleksyon, isusulong ko po yung postponement ng barangay election. Alam nyo bakit? Hindi nyo kasalanan na 2 taon lang natitira sa inyo. Election noong 2018, election next year to May. Anong magagawa ninyo sa 2 taon? Hindi nyo naman kasalanan, kinain yung termino ninyo. Kaya ngayon, pinasa natin sa Kongreso, sa Senado, third reading, at pipirmahan na po ni Pangulong Duterte mamayang hapon. Yung postponement ng barangay election gagawin pong December of 2022. Yun po yung bagong election date na natin. Kaya lang po, Kapitan, meron lang po akong pakiusap sa inyo. Huwag nyo naman pabayaan yung mga pasyente natin, ha? Dalahin nyo rito sa Malasakit Center. Yun lang po ang pakiusap ko sa inyo. Pero meron pa akong isang problema. Pagbaba ko kanina, may nagtuturo sa akin. Sabi niya, Hoy, Bongo, wag na wag niyong ipapapostpone yung barangay election. Sabi ko, bakit po? Tatakbo akong kapitan! Sabi ko, saan? Dito sa Malabon. Hindi. Taga saan ka ba? Taga Batangas. Sabi ko, umuwi ka na dun sa Batangas. Huwag ka manggulo rito sa Malabon. Natakot si kapitan, no? Akala mo, sa barangay mo yon kapitan, no? Biro lang po. Alam, naintindihan ko trabaho ng kapitan. Yun po nilalapitan ng bawat mamaya lang. Lahat ng problema. Pasyente. Di ba yun naman, lalapit sa inyo. May mamatayan, pasyente, away ng mag-asawa, away ng magnobya. Pupunta sa inyo. Kayo naman ang lalapit kay mayor, kay vice mayor at kay congressman. Magdadala kayo ng bill. Ngayon, eto ang kwento ng Malasakit Center. Pero tapusin ko muna yung mga kasamahan natin dito. Ha? Councilor ang Leslie Yambao, Councilor Paolo Oreta, City Administrator Attorney Walter De La Cruz, Chief Head of Hospital Dr. Mitzi Tanchoco, Chief Nurse Matt Torrefiel, Chief of Clinics Dr. Ray Magallanes, City Health Officer Dr. Roberto Romero, DOH Regional Director of NCR Dr. Corazon Flores, PCSO Representative Dr. Pinky Casas, nandito ba siya? Ma'am, dagdagan niyo yung mga contribution niyo ha. DSWD Mark Garduke, ito rin po, partner natin sa Malasakit Center. Kapitana Alma Buenaventura, Kapitan Ricky Bernardo, Kapitan Noel Toledo, Kapitan Brian Manapat, at iba pang nandito po sa mga taga Malabon, salamat po. Bago ko makalimutan, maraming salamat po sa inyong tulong sa akin noong nakaraang eleksyon po. Palalo po ako rito sa Malabon. Salamat po sa inyo. Ngayon, balik tayo sa trabaho. Sa mga medical workers po, huwag kayong mag-alala. Sinali na po namin yung sa nursing. Nanalo po kayo doon sa Supreme Court, di ba? Decision. So, yung salary grade 11 magiging salary grade 15 at
naglaan na ho kami ng pondo. You deserve it. Ako naman, para sa mga nurses, kung konting diferensya lang, alam kong nagtatrabaho kayo sa abroad dahil napakalaki ng diferensya ng salary. Pero alam ko mas gusto nyong magtrabaho rito sa ating bansa. Sino ba namang gustong mapalayo sa pamilya? Alam nyo, hindi na babayaran yung lungkot. Ang hirap magtrabaho sa abroad. Konting diferensya, dito na lang kayo manungkulan sa ating bansa. Kung medyo malaki na po. Hindi ko kayo masisisi. Pero konting diferensya na lang po. Dito na lang tayo magsilbi sa ating kapwa Pilipino. At sa mga DOH workers po, pinaglaban ko yung slash sa DOH. Wala na pong mawawala ng trabaho. Yung mga nurses, doctors na under contract of services ng DOH, wala pong mawawala ng trabaho. Tuloy-tuloy po yun at binalik natin sa budget ng DOH. Basta lahat ng mga medical workers po, advocacy ko ang medical, ipaglalaban ko po sa inyo. Si Ipe rin, medical, ano rin po ang advocacy ni Ipe? Medical rin po. Sa kanya po, nag-umpisa yung family planning. Walang ibang ginawa ito, kundi mga anak na mga anak na mga anak. Kunwari ka pa, 34 nga anak mo. So, paano po nag-umpisa yung Malasakit Center? Ito na po yung 52nd Malasakit Center natin. Natutunan ko po yan kay Pangulong Duterte. Ganito po yun. Maraming lumalapit sa kanya nung mayor pa po siya ng Davao City. Mga hindi residente ng Davao City. Taga Bukidnon, taga Surigao, taga Jensan. Lalapit kay mayor. Magdadala ng bill mula sa government hospital. Pero ang sasabihin ng COA, bawal gamitin yung pera ng hindi taga Davao para doon sa mga pasyente hindi tagal. Bawal raw. Dapat taga Davao, taxpayer ng Davao. Alam nyo po, doon ko nakita yung puso ni Pangulong Duterte sa mga nangangailangan ng tulong. Yung bill na hinawakan, tinapon niya sa akin. Sabi niya, "Bong, ito." Sabi niya, "Hanapan mo ng paraan, bayaran mo yan. Kahit na taga Surigao yan, taga Bukidnon yan, taga Jensan, kahit saan sulok ng Pilipinas yan, para sa akin, Pilipino rin ang mga yan. Kung hindi nyo gawa ng paraan, hindi nyo mabayaran, hindi na ako upo dito sa City Hall kinabukasan." Sabi ko, ano bang pwede nating gawin? Nung nanalo siyang Pangulo, sabi ko, ano bang pwede nating gawing konsepto na huwag natin pahirapan ng ating mga kababayan? Yung servisyong mabilis sa pagpapagamot. So, ganito po yon. Nung unang panahon, wala kayong Malasakit Center. Meron kayong bill, 67,000. Lunes, pupunta kayo kay Mayor, kay Vice Mayor, kay Congresswoman sa Konsehal. Mag-aambag-ambag sila, makakaipon sila ng 20,000. Martes, pupunta sila sa PCSO. Bibigyan sila ng 5,000 o 10,000. Miyerkules, DOH, DSWD, PhilHealth. Hanggang Biyernes sila nakapila, minsan madaling araw nandyan, nag-aantay sa pagbubukas. Nakaipon sila ng 50,000. May balanse pa silang 17,000. Minsan po mangungutang, minsan magsasangla pa ng gamit para ibayad lang po sa ospital. Ngayon, meron na kayong Malasakit Center, nasa loob po ng hospital. Hindi na sila kailangan lumabas kasi nandoon na po yung apat na ahensya ng gobyerno. Isang araw lang, tapos na yung proseso kasi nandoon na po yung tulong ng DOH, PCSO, PhilHealth, at DSWD. Mag-ambag-ambag sila, halimbawa, 40,000. May balanse na 27,000. Ngayon, hindi na sila mangungutang. Alam nyo bakit? Meron pong pondo, yung Malasakit Center, yung kanina, yung cheque, meron pondong yun po ang magbabayad. Zero balance po ang target ng Malasakit Center. At may pondo rin po si Mayor, kasi City Hospital to. Si Congresswoman, may pondo rin po siya. Pwede silang mag-ambag-ambag. Tulong-tulong lang po. Para naman yun sa mga mahirap. Pangalawa, we require them to put express lane para sa mga senior citizens at saka sa mga disabled. Para hindi na sila kailangan pumila. Halimbawa, senior citizen, si Philip Salvador, hindi na kailangan, halimbawa lang kasi mas maalala kanila, 66 years old na ito si Ipe, mas naalala nila kung ikaw ang halimbawa ko. Pangatlo, pinapaalala ko sa mga Pilipino, pera niyo po ito. Inyo po ito. Walang politika dito. Pag lumapit kayo sa Malasakit Center, ganito ang sabihin niyo, nangangailangan ako ng tulong. Pera ko yan, qualified ako. Basta Pilipino ka, qualified kang lumapit sa Malasakit Center. Kasi pera nila, kanila yan eh. Taxpayers' money po yan.
So ngayon, sa mga kapitan, pakisabi na lang po sa lahat ng mga pasyente ninyo, kung sakasakali naman pong hindi kayanin ng operasyon dito sa ospital, yung mga heart problem, kidney problem na hindi kayang operahan dito, ilapit nyo lang po kay Vice Mayor, kay Mayor. Ako na hong magpapa-opera po dun sa heart center. Kami na hong bahala po kung may mga pasyente kayo. Si Congressman Chanko, palakpakan rin po natin ang aking kaibigan from Nabotas. Kong, hindi, Congressman na to ngayon. Tapos na po siya as Mayor. Nagpalit sila ng kanyang kuya. So, kasamahan rin po ito ni Vice Mayor sa showbiz kayo, no? Si Greco at saka si, kalimutan ko introduce pala, palakpakan natin. Ito si Greco Belica, siya po yung kasamahan ko po sa yung kampanya laban sa korupsyon sa gobyerno. Siya yung nagpapakulong, hinuhuli namin, yung mga BIR, sineset up po namin. Ang dami talaga, hindi maubos-ubos. Ito si crusader po ito sa anti-corruption po, si Greco Belica. Pero pareho sila ng bigote ni Ninong. Hindi ko lang po alam saan nila ginagamit yan. Gamitin nyo yan sa tamang paraan, ha? Huwag yun. Mababait po itong dalawang ito. Kong Chanko, huwag ka tumabi dyan sa dalawa. Mabait ito si Kong Chanko. Anyway, maraming salamat po sa inyong lahat. Aside from yung cheque po mula kay Pangulong Duterte sa Office of the President, andito rin po si Councilor, yung basketball player natin na Santiago, si Jack Santiago. Kamag-anak ko po ito si Jack Santiago. Yung una niyang apelido, go lang talaga. Ewan ko bakit mo nilagyan ng Sancha. Anyway, aside from yung cheque po mula sa Office of the President, magdadagdag po tayo ng medical assistance for indigent patients po na pondo dito sa inyo. Iba rin po yung OP. Iba rin po yung MAIP. Meron tayong 3 million po na MAIP po. Ilalagay po rito. Pag naubos, dagdagan na naman po. So, dalawa po yon, OP at saka yung MAIP. Iba rin po yung mula sa city government dahil sa inyo naman po itong hospital. Anyway, sa mga kapitan, sa mga taga Malabon, huwag po kayong mag-atubiling lumapit sa akin. Huwag kayong mahiya. Huwag nyo po akong i-consider na senador. Kuya, bongo lang. Bongo. Kung mas matanda ka sa akin, bongo. Kung mas bata ka sa akin, Kuya Bongo. Dahil parang kapitbahay lang tayo. Huwag niyo akong tawaging senador dahil hanggang ngayon, hindi ko alam, senador na pala ako. Hindi talaga pumapasok sa isipan ko. Alam niyo, pag nasa Senado kami, pag upo kong ganun, sabi ko, hala, nasa Senado na pala ako. Pag tingin ko sa mga katabi ko, mga kilalang kilala, Senator Soto, sila Senator Ping, Pimentel, mga sikat na pamilya nung unang pa, Senator Marcos, Villar. Alam nyo, alanganin akong tumakbo. Alam ni Ninong nun, di ba? Sabi ko, Ninong, ayaw kong tumakbo. Takot po akong tumakbo dahil first time ko pong pumasok sa politika. Trabaho, 21 years po ako nagtatrabaho. Almusal, pananghalian, hapunan, kahit panaginip. Puro trabaho lang ang ginagawa ko kay Pangulo, pagsiservisyo sa kay Pangulo at saka pagsiservisyo sa tao. Ayaw kong tumakbo. So, sabi ni Pangulo, Bong, malakas yung kutob ni Pangulo. Sabi niya, tutulungan kita. Mananalo ka, alam ko. Pangalawa, tutulungan ka ng mga Pilipino, ng mga taga Malabon. So, yun po ang nagpalakas loob sa akin. Alam mo, ganito po yun. Sino ba namang mag-aakalang manalo ko? Halos lahat ng nasa Senado, sikat na pamilya, di ba? Merong Rojas. Pag sikat ka na pamilya, meron kang sariling kalye. Rojas, Rojas Boulevard. Aquino, Aquino Airport, di ba? Marcos, Marcos Avenue. Osmeña, Osmeña Boulevard. Si Bongo, sino ba naman ako? Wala akong sariling kalye. Pero, lahat ng kalyeng yan, traffic, mainit ang ulo ninyo. Anong nagpapasaya sa inyo? Green, ano yung green? O di kayo na rin may sabi. Hindi ako malilimutan, di ba? Oh. Mainit ulo nyo, stop. Traffic na naman. Pag kita nyo, go! Maalala niya talaga ako. Ang problema, sa kakag-go natin, meron kaming kaibigan ni Pangulo, yung isang pastor sa Davao. Ang sabi niya, stop! Huwag kayong maingay, ha? Kaibigan, sabi niya, stop. Sabi ko, go. Sabi niya, stop. Sige na lang. Huwag kayong maingay, ha? Kaibigan. Anyway.
hindi ko nahabaan tanghaling ano na yung bagyo, sana sana po magdasal tayo, sana walang masaktan. At plano nga ni Pangulo pumunta sa susunod na araw sa Legazpi dahil malaki po yung damages dun sa Bicol. Importante po, sana walang masaktan, wala pong mamatay. Dahil yung gamit naman, kaya nating bilhin yon, pero yung buhay po, hindi nabibili. Sana, ito, it's beyond our control. Hindi natin kontrolado kung ano po mangyayari ngayon. Magdasal na lang tayo at pumunta tayo sa mga safe grounds. Ako naman po, meron lang po akong gustong ipagbilin sa inyong lahat. Kami ni Pangulong Duterte, wala na kami hingin pa sa Panginoon. Ako po, probinsyanong taga Davao, Bisaya, ginawa niyang senador. Si Pangulong Duterte, ayaw rin niya maging presidente noon. Isang mayor ng taga Davao. Pumunta nga kami dito, ang init ng pagtanggap ng mga taga Malabon at Nabotas. Isa po siyang mayor ng Davao na ginawang presidente. So ngayon, wala na po kaming hihilingin pa sa Panginoon. Binigay na niya ang lahat sa amin. Ibabalik namin ngayon ang serbisyong para sa tao talaga. Magsiservisyo kami para sa ating kapwa Pilipino. Inyo po itong malasakit center. Huwag nyo kaming pasalamatan. Dahil una-una, pera nyo naman yan eh. Inyo yan. Ideya lang yung amin kung paano mapabilis yung serbisyo. Meron lang po akong ipagbilin sa inyo. Ito po, sana maalala nyo parati. Minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan na pwede natin gawin sa ating kapwa-tao, sa ating mga pasyente, tulungan natin, gawin na natin ngayon. Dahil hindi na tayo babalik sa mundong ito. Kami ni Pangulong Duterte, patuloy kaming magsiservisyo sa inyong lahat. Dahil para sa amin, ang serbisyo sa tao ay serbisyo sa Diyos. Maraming salamat, magandang hapon sa inyo lahat.